So ayan po, inintay ko na ang aking sasakyan. Habang wala pa siya mag kwento-kwento muna po ako sa inyo. Alam nyo, dito sa Amoy, ang ganda, lahat tanim. Tapos ano pa sila? Alagang-alaga. Simula doon sa pinupunta namin sa Laguna hanggang dito, yung tanim nila, yung alam nyo po yung dahon ng mga heart shapes. Ayan o, heart shapes. Kahit doon sa may lagoon, ganyan din. Tapos, basta maganda dito, inaalagaan talaga nila. May mga maintenance na nag-aalaga. Naglakad na ako papunta dito para makapag-vlog ng konti. Kaso wala pa yung transport ko. Ay, nako. Thanks God, natapos na naman yung araw. Wala naman tayong pwedeng banggitin. Magpasalamat sa Diyos para hindi tayo pabayaan ng Panginoon. Naririnig ko lang dito kuliglig. Ayan po, gusto ko pong magpasalamat pala sa buong mundo, sa mga nanonood ng mga videos naming tatlo. Minsan ako lang. Bukas may ano pala sila, yung nilagay ko sa shorts na gargaon. May gargaon yung dalawa. Masaya si Yasin. Kasi may mga ano sila sa yung binalot namin sa bag na maliit. Something pang ano siya, pang bigay sa mga kaklase nila, kaya masaya sila, magbibitbit sila, papamigay nila. Ganun po dito pag may pag Ramadan may gargaon, tapos may Eid. Pero po baka po Eid sa ano na kami sa Dubai, pupunta kami sa Dubai before Eid. So abangan nyo po ang pagpunta namin sa Dubai. Mag-upload po kami ng mga magagandang videos doon. So yun na nga po, wala pa yung transport. May mga dumadaan din mga sasakyan dito. Ayan. Ngayon hindi malamig. Di kagaya ng couple of 3 days, it's very cold and windy. Today it's normal temperature. It's not cold and it's like perfect. Mahaya na yung transport ko. Ay hindi. Akala ko yung transport ko kasi ganyan ang transport ko. Hindi pala. Sorry. Sorry nanay. Hindi pala yung transport mo nanay. Alam nyo guys, kahit po walang katao-tao dito sa waiting area na to, hindi naman ako natatakot kasi ano naman siya, wala naman dito mga dumadaan ng mga lalaking. At saka hindi uso dito yung may mga lasing. Ramadan kasi ngayon, bawal ng alak. Pag nahuli silang lasing, kukulong sila. Ganito yun po dito sa Middle East. Pwedeng uminom, pero once na Ramadan time, pag sila nahuli sa labas, yun, kukulong sila pag lasing sila. Kaya dapat yun talaga, nirespeto yung mga kahit tayo Kristiyano. Pag once na nagganyan nag Ramadan ang mga Muslim, dapat i-respeto natin kasi mahirap na.
Dito mahirap sa Middle East pag hindi ka sumunod ng mga rules nila. Kasi karamihan dito mga Muslim eh. Kaya din yung mga English, yung mga American, alam nila yung patakaran. Nagiinom na lang din ata sila sa loob ng bahay, hindi na sila lumalabas. Kaya yan po ang dapat talaga, respect each other. Yan po, may mga tao ding nagwo-walking. Yun sila. Nag-ano sila para pampalipas ng oras at maging healthy ang katawan nila. Nagwo-walking din sila. So yun nga po guys, nakasakay na ako. Sinusunog na goma. Ang amoy na may parang may sinunog na rueta. So yun po, dumating na ang transfer ko. Nasakay na ako guys. Ito nakapalabas na kami ng bala. Ayan po guys. Bumaba kami, pinababa kami. Magka-transfer daw kami. Kung kailan malapit na kami sa bahay, saka pa pinababa. Ayan na. Another. Magka-transfer daw. Magka-transfer pa pala? Oo. Ayan lang naman eh. Dito na lang. Para punta lang dito. Oo. Automatic pala, inihila namin yung pinto. Akala ko may papasok pa. Thank you. Bye-bye. Hahawakan ko na naman. Ayan po, bumaba na ako. Nakarating na ako. Ayan na po. Makaka-uwi na si nanay. Lakad lang ako ng konti. Tapos na yung trabaho ni nanay. Makakapagpahinga na ulit si nanay, guys. Pasok na ako sa building namin. Sira na naman ata yung ilaw dito. Blink, blink. So yun na po guys. Thank you for watching. Maraming salamat po.
Hinihingan ako. Kaya, bye-bye po. Just don't forget to leave a comment and subscribe and share. Bye.